So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Nandito na naman tayo ngayon sa XYX Enterprise para sa panibagong video. So akalain nyo guys, magbibideo tayo ng Arowana. Hindi, magbabike check tayo ng kanilang binibentang Extreme Falcon na mountain bike. Ayan. So ito yun guys, oh, napakaganda ng mountain bike na to. Ayan. So siya nga pala guys, so may inabutan tayo, dumadating yung bagong shipment o yung trailer truck na mga bike nila. Ayan. Mga may katanungan dyan tungkol dito sa bike na to at sa iba pa natin binai-check videos, makipag-ugnayan lang kayo ng direkta sa HYX Enterprise. Ilalagay ko ang kanilang contact number, kanilang Facebook link at ang Google Map para direkta na kayo makipag-ugnayan sa kanila. Ayan ang HYX Enterprise. So sa video ito guys, wala nang intro, diretso tayo sa bike check video ng Extreme Falcon mountain bike. Ayan. So ayan guys, ang ating iba bike check video ngayon na Extreme Falcon na mountain bike. So mula nung nagbike check tayo dito guys, ito ang kauna-unahang bike na made of alloy ang kanyang frame. So made of alloy, aluminum ang kanyang frame na matte black. Ayan, kung makikita nyo, at mayroong mga lining na blue. Ayan. So dito tayo ngayon sa kanyang head tube. So, siya nga pala guys, yung nadidinig nyo, matras na truck. Ayan, mga bagong dating nila na bike yan. So anyway, head tube. Yung head tube nya guys ay tapered na may logo ng VBX Stream na VX3. Yan. So mapakaganda ng logo guys, oh, na tapered. At kung hindi ko nakakamali, ay ito ay integrated ball bearing na guys. Yan, naka-integrated ball bearing siya. Tapos dito may lining. At sa kanyang top tube guys, may mababasa tayo dito na warning. So medyo may texture siya dito. Yung pagka-blue niya rito may texture. At siguro dito guys mga 3 inch to. Then pagdating dito siguro mga 2 inch na lang. Ayan. So nandito nakatago guys yung nakasulat dito yung Falcon. Yung model nung mountain bike natin. At ito nga pala ay naka-internal cabling at smooth welding na guys. So napaka-smooth nito guys, para kung humimas ng hita. Oh, ayan, oh. At dito internal cabling at yung isa dito dumaan. So dalawa sa down tube o bottom tube at isa sa ilalim ng bottom tube. At dito sa kanyang seat post, meron tayo ditong nakasulat na medium size. Tapos may nakalagay dyan, hindi ka natin mabasa guys eh, masyadong maliit. Ayan, hindi ko pa rin mabasa, pero medium to guys, medium. Medium ang size. Tapos smooth welding guys, so napaka smooth dito. At sa baba, ayun, meron dito mga uod ng pagkaka-welding. At doon, meron doong stopper para kung gusto nyo maglagay ng FD. Yan, kasi naka-1-by lang yung ating crank. At dito sa kanyang down tube, meron dito lalagyanan ng battle cage. O yung bote ng inumin. So, lalagyanan ng biryan. At nakasulat dito, Country Series by Extreme. So, siguro ano to? Country bike. Yan. De joke lang yun. Then dito may nakalagay na Extreme Innovation Technology Design. So medyo may texture din to. Ayan, oh. May texture siya, nakakapako. Para siyang decals. At dito nakalagay Extreme. Nakikita nyo lang sa video guys, oh. Sa video pa lang makikita nyo na meron na siyang talagang texture pag kinapa nyo. Ayan, Extreme. At siguro ito ay mga ganun din, six-sided shape kung nagkakamali. At makapal din to guys, so hindi ko siya ma... hindi ko mahawakan ng diretso. Ayan, oh. At dito sa kanyang seat chainstay, may nakalagay na 29er first. Ayan, ang kauna-una ang 29er siguro nila na alloy. At dito, naka-quick release ang ating frame. Nandito yung pagkaka-welding. Dito nakalagay, Ingenuity to create top aluminum alloy product. So, yan, gumagawa sila ng mga top quality alloy frame ang ating Extreme. So meron ditong bridge. Ayan, meron dito.
At palagi ko yun, mayroon pala yung maliit na branch doon. Ayan, oh. So dito tayo sa kanyang fork. Ang fork niya ay may manual lockout coil type, kung hindi ako nagkakamali guys, kasi mayroong preload eh. Ayan, oh, may preload. So coil type to. At itong stanchion niya, siguro palagi ko 100 mm itong kanyang stanchion. At alloy nga pala yung kanyang crown guys. Alloy yan, sure at sure ako alloy. At ito ay magnesium alloy na ang kapal niya ay 32. Ayan guys, so napakakapal nito ang kapal niya. At gawa yan ng Extreme Pro Series. So yung fork natin gawa ng Extreme Pro na naka quick release. Ayan o. Quick release. At sigurado ko guys, yung kanyang fork ay tapered na rin. Kasi tapered yung kanyang head tube. So kasi wala akong nakikita ng space dito. Ayan, so tapered na yan. At dito tayo sa kanyang wheel set. Ayun. Ang wheel set niya guys, hanapin natin. Ayun, ang wheel set niya ay gawa ng Quando. Quando, Quando, Quando. Bilangin natin ang holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating hubs na gawa ng Quando, Quando, Quando. At ang ating spokes ay palagay ko stainless na to. Na ang kanyang rims ay double wall alloy rims na gawa ng Extreme Pro. Yan, Extreme Pro. At ang kanyang gulong ay gawa ng CXT All Terrains. Na ang sukat ay hanapin natin guys. Hanapin natin ang sukat. Ayun ang sukat. 29 by 2.10. Yan, wala siyang eyelet guys. Ayun, wala, nakita ko na, wala. Doon sa kabila naman guys, tingnan natin. Ayun, Quando. Quando, Quando, Quando. Na made of alloy yan. Made of alloy ang ating hubs. Nabilangin natin ng holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating alloy Quando hubs. At stainless na rims. At double wall alloy na gawa yan ng Extreme Pro. At ang gulong niya ay CXT All Terrain na 29 by... Asan ang sukat niya guys? Nakakalimutan, nawala na, nawala. Nawala, ayun, 29 by 2.10 ang ating gulong. At dito tayo sa kanyang cogs. Ayun ang cogs niya guys, so napakaganda. Kulay itim. Bilangin natin ang speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 speed ang kanyang cogs. At kung hindi ako nagkakamali guys, ito ay gawa ng SRAM. Ayan, SRAM ang gawa ng ating cogs. At kung hindi ako nagkakamali guys, ito ay 10 to 50 teeth. Or 11 to 50 teeth pala guys. XX ma pala to. 11 to 50 teeth. Ayan, kung hindi ako nagkakamali, tingnan natin. Ayun, 1150 nga guys. 1150 na SRAM SX Eagle. At ang kanyang RD ay ganun din, SRAM SX Eagle. So, pangalan pa lang, lilipad ka na pag sinakyan mo to. Ayan. At ang kanyang pulley ay oversize. Ayan, kung nakikita nyo, hindi ko alam kung alloy to or plastic. Ayan. Pero sigurado ako, tawag doon, oversize yan. At ang kanyang gulong ay gawa ng SRAM Eagle. SRAM Eagle na 12 speed. Ayan. At ang kanyang crank, guys, yung makikita nyo, SRAM SX na Hollow Tech. Tapos itong chainring niya ay SRAM Eagle din. Ayan. Kagaya na sinasabi ko, lilipad ka kapag sinakyan mo to. Dahil dyan sa SRAM XX na yan. At ang kanyang chainring ay gawa, palagay ko, sa aluminum na 34 teeth. Ayan, oh, 34 teeth ang kanyang chainring. Ang lapad nito, guys, oh. Lapad, oh. Oh, di ba? At nandito na rin naman tayo, ang pedal niya ay gawa ng Welgo. Ayan, Welgo. Palagay ko, silvering to, guys. Pero, ayan, silvering nga. Medyo maganda yung pagkakaikot niya. At aluminum. Itong pedal na mayroong reflector dito. Ayan. So dito tayo sa kanyang seat post. Ang seat post niya ay gawa sa alloy. Ayan, alloy yan. At ang kanyang upuan, tingnan natin ang size. Ang upuan niya ay aluminum na gawa ng Extreme 1. At ang size niya ay 31.6 by 350 ang haba. Ayan, 31.6. Mataba na to guys, mataba na. Yan, made of alloy, gawa ng Extreme 1. At ang kanyang upuan, guys. Ayan, ang upuan niya ay gawa ng XT.
na may butas dito, dito labasan ng ihi. Pag naiihi ka, so kasi pag naihi ka, iiwan ka ng mga kasama mo. Kaya dito dadaan niya, tatago siya. At dito may kanal, diyan naman labasan niya. Lalabas naman ng utot mo diyan. Yung pag nauutot ka, ayan, di ba? De, joke lang yun. At ang kanyang spacer at ang kanyang headset ay gawa ng Neko. Neko, Neko, Neko. Na merong 1, 2, 3. Tatlong spacer na 1 cm, 1 cm at 0.5 cm. Ayan. Tapos yung kanyang dust cover, mataas. Mga 1 cm yung dust cover niya. Ayan. Tapos itong kanyang aluminum stem, palagay ko nasa 80 cm to. Gawa yan ng Extreme 1. At ang kanyang handlebar guys, napakahaba oh. Palagay ko nasa 720. Itong handlebar na to, gawa sa aluminum alloy. At ang kanyang handle grip niya guys, malambot. Ayan, malambot yung handle grip niya guys, hindi siya malagkit. Ayan, malambot na malambot siya, sarap hawakan no. Ayan, not manipis lang siya na malambot. At meron siyang lock dito oh, na gawa pa rin yan ng Extreme. Ayan oh, Extreme. May lock dito, hindi yan basta-basta matatanggal. At syempre, ito ay ang kanyang, ano to? End cap. Ayan, may end cap dito. Ayan. Siyempre, dito tayo sa kanyang preno. Ang kanyang preno ay gawa ng Shimano MT-200. Ayan. Naka-hydraulic brakes tayo na Shimano MT-200. Sa kabila ganun din, Shimano MT-200 at walang kasama dito. So, wag na maghanap ng wala dahil naka-1-by lang tayo. At dito ay ang kanyang shifter na SRAM SX na shifter. Ayan, na 12 speed yan. Yun, no? At punta tayo dito sa kanyang brake caliper. Ang kanyang brake caliper, syempre, ay Shimano MT-200 na naka-post mount. At ang kanyang rotor ay 160mm. Ayan, no? Nakikita nyo, nakasulat. Oh. Tingnan natin kung may tatak. Walang tatak. Ayan, so tatak. Tatakbuhin ang ating rotor. Dito sa kabila, ang ating rotor ay ganun din, 160mm din na wala akong makita ng tatak, kaya tatatakan natin yan, tatakbuhin. At ang kanyang caliper ay Shimano na naka-post mount. Ayan, napakaganda. At nandito sa loob yan, oh. Ayan, naka-Shimano post mount. Hydraulic brakes, naka-hydraulic brakes tayo. At ang kanya ditong arm. Ito, ang arm niya guys, oh. SRAM. Crank arm na hollow tech. Yan, lagusan daw yan, lagusan. Shoutout kay Idol Sobiit, lagusan ng mga halimaw sa mundo ng halimaw. Ayun, may lagusan dun, no? At Welgo na pedal, ayan. So, palagay ko wala na tayong nakakalimutan, guys. Ayan, napakaganda ng mountain bike na to, guys. Extreme Falcon. So ayan guys, ang ating bike check video ng Extreme Falcon Mountain Bike na naka-aluminum frame. Siya nga pala guys, meron din pala ang Extreme na gawa ay ang downhill bike na to. At meron din dito sa kabila na na-bike check na natin to guys, ang HYX na road bike. Ayan. Kung nagustuhan niyo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ang like. At mag-comment na rin kayo guys kung ano masasabi ninyo dito sa bike check natin na Extreme Falcon na mountain bike. At wag nakakalimutan na pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo kapag nag-upload tayo ng mga panibagong videos, kasi nagba-bike check talaga tayo ng mga bike na road bike, mountain bike, at palagay ko ito isusunod na natin tong downhill bike. Ayan. So meron din tayo dito mga Japan ladies bike saka kiddie bike. Ayan. So kung gusto niyo mag-avail ng bike na to, makipag-unayan lang kayo sa HYX Enterprise. Ilalagay ko guys sa description ang kanilang contact number, ang kanilang Facebook link, pati na rin ang Google Map kung sakaling gusto niyo pumunta. Ayan, direkta na kayo makipag-ugnayan sa kanila. Tawagan niyo or kaya i-message niyo sa Facebook. So hanggang dyan na lang guys. Kita-kits sa susunod. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Babush! Ayan, HYX. Woo! HYX. Yan. Bye-bye. Babush!